At sa ibang balita, itinalaga na nga ni Pangulong Noynoy Aquino si Liberal Party President at Secretary Mar Rojas bilang bagong kalihim ng DILG. Isa pang kapartido ng Pangulo na si Cavite Representative Joseph Emilio Abaya ang hinirang na DOTC Secretary kapalit ni Rojas. Saksi si Teresa Andrada. Kailangan natin ng isang individual na didilig at magpapalago sa ating pong agenda. Sino pa nga ba ang sasalamin sa lahat ng katangian ito kundi ang Pangulo ng aming partido na si Kalihim Mar Rojas? Ang dati niyang katandem sa 2010 elections na si Secretary Mar Rojas ang itinalaga ng Pangulo bilang kapalit ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Malaki raw ang tiwala ng Pangulo kay Rojas na aminado namang malaking responsibilidad ang iniatang sa kanya. Pangako ni Rojas, itutuloy raw niya ang mga reformang inumpisahan ni Robredo sa ahensya gaya ng transparency, accountability at people empowerment. I have big shoes or big chinelas to fill. Hindi po ako si Jesse Robredo. Sabi ng Pangulo, gumugulong panoon ang search and rescue operations para kay Robredo nang ikonsidera niya si Rojas sa pwesto. Mar was on the top of a very short list. But there were other people that I considered. Sa DOTC naman, papalitan si Rojas ni Cavite Representative Joseph Emilio Abaya, miyembro ng Liberal Party at tumatayong manager ng House Prosecution Panel sa Corona Impeachment Trial. Naging aide-de-camp si Abaya ni Noy Pangulong Cory Aquino bago nakasabay bilang kongresista si Pangulong Noynoy Aquino sa pagsusulong ng impeachment laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Continuity is a key component in achieving the reforms and change we want to accomplish. We have this rare chance to see things through, and with God's help and our people's, we will do our part. Ang mga bagong appointment, aprobado sa ilang mambabatas tulad ni na Senador Panfilo Lacson at Senate President Juan Ponce Enrile. Ano naman kaya ang masasabi ng minorya sa Kamara? Let's talk first of Mar. Hindi yan mahilig sa pera. So, tama-tama sila. We can do a good job here. That will be a good ladder for him. Pero tingin ng bagong alyansang makabayan, layo ng appointment kay Rojas sa DILG na mabigyan umano ng bentahe ang Liberal Party sa 2013 at 2016 elections. May impluensya kasi ang DILG sa pamamalakad ng mga lokal na pamahalaan, gayon din sa pulisya. Pero itinanggi ng Pangulo at ni Rojas ang espekulasyong ito. Primary function nga niya, i-advance yung country's interest rather than the party's interest. I will only be successful and I can only succeed whether at DOTC or now in DILG if all thoughts of 2016 or any other electoral position was removed from my mind. And that's what I intend to. Nakiusap ang Pangulo na makonfirm agad ng Commission on Appointment sina Rojas at Abaya. Teresa Andrada ang inyong saksi.